Hi Achievers! Welcome to our online fellowship. And I hope napanood niyo na ang ating last episode, which is a short film about the Good Samaritan. And for tonight, hindi ako mag-isa. I have a co-host, which is one of the director of this short film. So I'd like to welcome Kuya Joe, or if hindi niyo siya nakikilala, his real name is Shervin Joshua Gallo. Woohoo! Hi guys! Hi Achievers! Hi Ka! Good evening! Kamusta dyan sa Saudi? Joke lang. Ganda ng jacket mo. Thank you! Ayan, sa mga hindi nakakaalam, si Kuya Joe, he leads the counterflow. Counterflow ba Kuya? Tama? Yeah, Counterflow. Yeah, Counterflow XL, which is yung in charge for the script writing for the month of July. Yon, medyo na-blank ko kung anong month na ba. Yon, July. So, July, I'm sure sa mga achievers natin, make sure na napanood nyo na ito because it's one of my favorite episodes for this year, di ba? Or even sa Barkada. Yon, yon. Wala akong favorite this year, pero... Still showing pa rin yon. Ano yun, Kuya? Showing pa rin yun, The Good Samaritan. Yes, so panoorin nyo. So, tonight, kasama natin si Kuya Joe, let's ask him, ano ba yung heart, ano ba yung thought of that short film, di ba? Since in charge yung Excel group nila for this month and he's leading it. So, ano ba yung naging thought process ng Excel group nila with that short film? So, paano ako nag-come up or paano kami nag-come up ng Excel group dun sa short film. Kasi nga, yung short film parang bago siya sa sistema ng Taraji, di ba? Kasi more on talks tayo and more on games, and music, good vibes. Tagdagan na natin ng short film, di ba? ng film. So, challenge to sa akin, personally. Challenge din sa aking mga kagrupo kasi lahat kami halos sa grupo namin is mga tahimik. Literally, mga tahimik talaga kami, mga introvert, kumbaga. Pero, galing lang ni Lord. Talagang, nung nag-come up kami dun sa short film ng The Good Samaritan, so, hindi lang siya simple na kwento ng The Parable of The Good Samaritan. So, pinaisip sa akin ni Lord na, why not bigyan natin ng mga backstory yung mga taong dumaan dun sa traveler or dun sa victim. So, yun, to make the long story short, yun, nag-come up kami for that film and meron akong nalatag na script and pinakita ko sa group and natuwa sila. But si Lord talaga merong pag talagang gawa ng Holy Spirit or pag led by the Holy Spirit talaga nababago. So, sa unting panahon, short period of time na lang. May binago pa si Lord dun sa script. Ayun, ang ganda ng kinalabasan. Yun yung part na nag-pray si MJ. Dapat wala yung part na yun. Actually, wala talaga yung part na yun nag-pray si MJ. But the Lord is good talaga na pinaisip. At yung Holy Spirit is nag-led sa atin. So, ang ganda ng kinalabasan. Even ako, personally, kahit ako yung nag-edit, kinilabutan ako dun sa part na yun. I'd like to encourage everyone talaga na panoorin nyo kasi it's an output from the heart, diba, na from the heart of many people and yung involvement talaga nung lahat ng Excel members ni Kuya John nandun eh, even though hindi sila nakikita sa screen, their involvement in terms of their thoughts, in terms of their revelation to them, kung ano ba yung magiging itsura ng short film na yun. And it's a great contemporary output of the Good Samaritan na we read in the Bible, di ba? Na it's a good change or good flavor. Kasi nga ngayon, sometimes where it's not relatable to us because kumbaga matagal na yun eh. So, minodernize nila. So, it's more relatable to our achievers. So, panoorin niyo yun, achievers, kasi it's a must talaga. And alam ko, Kuya Joe, that tonight, yung mga kasama tayo, I think, di ba? Yes. Meron tayong mga kasama tonight, achievers. At yun ang mga aking mga nagwagwapuhan. At
nagkikisig yung mga kagrupo sa counter counter flow. Siyempre, mano sa Excel leader, diba? Wow! So, tonight, guys, achievers, welcome natin ang ating mga kasama, si Leonard at si Jabez. Kaway naman kayo dyan, guys. Welcome, hi guys. Hi naman kayo dyan, achievers. Hi naman kayo dyan. Hi, achievers. Yeah. Yeah. Kamusta, hello, Leonard? Mabuti naman, Kuya. Ano, few words talaga. I still grumpy ko yun, John. Stop, stop. Ayos naman po. Maulan. Maulan na gabi. Yan. Dinig sa inyo. Welcome, Leonard and Jay. For tonight, sa ating episode, we are gonna talk about, if you don't know yet, we're gonna talk about the goodness of God. So sabi nga from our last episode na, this year, we've been doing a series of the fruit of the Holy Spirit. So we've done love, joy, peace, patience, all these things. And now, we came to the point na we will talk about goodness. So for tonight, yun ang ating topic. And I believe maraming revelation or maraming kayong stories and sharing and testimonies from your experience about the goodness, diba? Goodness of something. And we will find that out. So, umpisahan na natin. Ready na ba kayo? Yes. Oh, ano? Ready na. Ilabas ang kulit ng counter flow. Yes. Okay, ang tanong. First question. So, our script writers prepared these questions para mas maintindihan pa natin kung ano ba talaga meaning ng goodness. So, my first question sa inyo, Leonard and Jabez, Kuya Joe, you can answer as well. First question is, what qualities do you see in people when you say he or she is a good person? Umpisahan natin kay Jabez. Go, Jay. Okay. Ang bigat. Joke. So, so tingin ko, para sa akin, yung quality ng isang tao para masabi natin siya ay isang mabuti or a good person is yung pagpapakumbaba or humble, di ba? Yung humbleness niya as a person or as a anak or a servant sa church, di ba? Bilang ginagamit na instrumento. Paano siya nagiging mapagkumbaba in different situations or sa anumang aspeto ng buhay niya is meron siyang humbleness. Andun na agad yung good quality. Andun na agad na he is a good person. Kasi sa atin bilang tao, hindi lang bilang Kristiyano, I think isa yun sa pinakamahirap na ma-achieve natin almost everyday, di ba, na magpakumbaba. Kasi we are punong-puno tayo ng pride, di ba? Na yun given na yun Walang exemption. Lahat tayo is may pride. So, I think yung humbleness ng isang tao is makikita natin yan na ay, mabuti siyang tao kasi meron siyang pagpapakumbaba sa kapwa niya. I think that's my opinion dun sa question. Yeah. So, humility ang sabi ni Javes. Yung quality. Para masabi mong mabuti ang isang tao. Tama naman. Oh, ikaw naman, Leonard. For me to say that he or she is a good person, para sa akin, dapat, first of all, malapit sa Diyos. Kasi lahat naman ng goodness na to, kasi nanggagaling sa Diyos. The very essence of this goodness that is coming out from us is from God. Let me share this verse to you. It says in Psalm 73:28, "But as for me, the nearness of God is my good. I have made the Lord God my refuge, that I may tell all of your works." It says there na that I may tell all of your works. It means all these good works are God's work na napangyayari sa buhay natin. And second, they are the ones who are honest, helpful, polite, and having good intentions toward others. Yan po. Yun. Yan daw ang sagot ni Leonard. At may Bible verse pa na support. So, dun sa sinabi ng dalawa, no? Sa dagdag ko lang. Na sinabi ni Jabez na humility and
natumpok rin ni Leonard na yung quality na makikita mo sa isang mabuting tao is nagre-reflect yung quality, diba? Sabi nga dun sa episode natin last week, diba? Na ang standard ng Christian goodness is the character of God or the qualities of God itself, diba? So, sabi nga sa Genesis na we are made from the image of God. So, pag sinabi mong image of God, hindi lang naman yun yung physical na quality. Meron tayong five senses na kulad ng Diyos, di ba? Na hindi lang kamuka or meron tayong kamay, may paa, hindi. The image of God is more deeper than that, di ba? So, dun makikita natin yung quality ng Lord na walang pinipili, walang sinisino, di ba? So, yun yung sa akin. Yeah, ang ganda ng mga answers niya. And if you're humble, if you're close to God, diba, you can define or kumbaga, those are the qualities we look for someone who is good. So when we are close to God, when we have that personal, deep relationship with God, we will get His qualities eventually. Na here naturally on earth, diba, tayo ay naturally makasalanan. But if we continue to pursue God, eventually, He will change us, di ba? If we let Him, if we allow Him, if we humble ourselves before Him, na He will change us. Na we will get the qualities that defines God as good. So it's such a good answer, di ba, sa ating mga achievers. I hope na it's such an enlightenment for those qualities. Now, yeah, we want to be good as well. We want to be just like God. We must be like God. So, great answer talaga na umpisa pa lang, ang ganda na ng answer. And it leads me to my next question, which is, what do you think it means for someone to do something out of the goodness of their heart? So, goodness of your heart. Parang ano ba ibig sabihin nung, diba sabi nga, sa mga movies, their heart is so good, but they're doing it out of the goodness of their heart. So for you, what does it mean? So, umpisa naman natin kay Leonard. I think when someone does something out of the goodness of their heart, it means that they are willing to do it not because of their personal or ulterior motives. So what I mean by ulterior motives, meaning may hidden agenda tayo kung bakit natin ginagawa yung isang bagay. Hindi ito yung meaning na out of the goodness of their heart. Maybe yung hidden agenda na yun is sumikat or to be recognized by others sa ginawa natin. But this is not the true meaning of doing something out of the goodness of their heart. It also means that God has touched that person's heart to do something good, to show others His glory. Kaya every time may ma-recognize sa atin because we did something good to them, we should return all the glory all to God. Yun. Wow! Grabe. Pang Miss Universe. Kaya naman, Javels, what do you think it means for someone to do something out of the goodness of their heart? Siguro sa akin, I think, simple answer lang sa akin, I think it's because of love. Kasi, I think love, ayun yung pinaka nagsiset sa ating lahat, di ba? I mean, ang love comes from the Lord, eh. Saan niya naman nagmula ang lahat, eh? Ba't niya tayo pinatawad? Because He loves us, di ba? Ba't niya piniling sacrifice yung anak niya? Because He loves us. So, just like the Lord, ganun din dapat tayo na kapag may ginagawa tayo minsan ng mabuti sa isang tao. Kagaya ng sinabi ni Leonard na hindi lang dahil sa napilitan or hindi lang dahil na kumbaga kailangan mo lang gawin, but you love that person, eh, 'di ba? You genuinely love him or her. Kahit sa mga partners natin, even in our parents, ba't tayo gumagawa ng mabuti? Bakit natin sila sinusunod? Bakit natin sila kailangan pakinggan, 'di ba? Because we love them. Hindi 'yun dahil kasi magulang ko to, eh. Sige na nga, ganun. May times na ganun, but as Christians, as anak ng Panginoon, that we need to learn how to love them unconditionally and to do good things na walang kapalit.
di ba? Na walang hiningin nakapalit even sa Panginoon, di ba? Mostly sa Panginoon. Because we are filled by love of the Lord, di ba? We are filled by his love. So sa akin ay yung pinaka nakikita kong sagot. It's because of love. Mahal natin yung tao, mahal natin ang Panginoon. That's why we are doing something good na bukal sa puso natin na hindi tayo hihingi ng kahit ano man kasi we are genuine love. We genuinely love them, di ba? I think that's it. Yun. Daig pa Miss Universe ang mga sagot nito. Nice. Ganda naman ang mga sagot. So, yun nga, we just need to awaken that goodness within us every time para masabi natin na out of the goodness of our heart, kaya nating mahalin, kaya nating tumulong sa ibang tao. To do something what God wants us to do, but without putting our personal agenda, diba? And that's because we love, diba, yeah, yung mga mahal ni Cristo, which is us, people, diba? So, ang ganda ng sagot, and it's sort of like related na rin to my next question, which is, how can our good works bring others to Christ, diba? Which is, yun naman yung the great commission, diba, is to bring or share the good news to other people who have not known God. So how can our good works bring them to Christ? Yung goodness is it can affect people's lives, lalong na sa mga paligid natin, sa environment natin. Halimbawa na lang sa character ng isang tao, 'di ba? Sa personality niya. Pag nakita ka ng kaibigan mo na, uy, parang nag-iiba ka, parang nag-iiba yung perspective mo, the way you think, the way you speak, lalo-lalo na yung actions. Parang may something sa'yo na hindi siya natural. I mean, di ba? Parang hindi ka ganyan dati. So, dun pa lang, nagkakaroon na sila ng thinking na may iba dito, naka-curious na sila. So, at the same time, napapansin na nila na konti-konti ka nagbabago. So, it can affect na mapaisip sila, magkaroon sila ng thinking na gano'n, na dumating sa point na gusto din nila matry, di ba? Gano'n naman talaga, gano'n naman umiikot eh, kapag may something na iba sa'yo, lalo lang yung mga kaibigan natin, na our goodness can touch people's lives eh, kahit sa maliliit na bagay, kahit sa mga simple details lang, kahit sa mga maliliit lang na ginawa natin, na pwedeng hindi natin alam na-apektuhan na pala yung buhay ng isang tao na yun, na ikaw pa yung naging dahilan para makakilala siya sa Panginoon. Even sa mga kaibigan natin, di ba? That's our goal eh. Yung ayaw natin na tayo yung magdedwell sa kanila eh. Gusto natin, sila yung magdedwell sa ginagawa natin kasi ayun yung mission natin eh. Ayun yung will ng Panginoon sa buhay natin is to evangelize. Ihikayat lahat ng mga pwedeng maihikayat, di ba? So I think that's it na kailangan talaga is makita sa atin, kumbaga mag-reflect tayo bilang tao, bilang kaibigan nila, bilang kaklase man yan, di ba? Bilang kapatid, bilang anak, na mag-reflect sa ugali natin. So as Christians or followers of Christ, we are called to represent Him, and by doing good works, one way lang to para maipakita sa tao yung love tsaka grace ni Jesus na dinala niya sa buhay natin. And also, this can inspire them na to know God more, kasi makikita nila na at sasabihin nila, ganito pala si God, no? Siyempre, makukurious sila, and ayun, that's one way na malapit natin sila sa Diyos. Yeah. So, although we are not saved by good works, di ba? Pero, we are saved for good works. I think for this question, medyo personal siya sa akin kasi for the past month, siguro starting ng June, I've been natetest talaga ako with this, with our topic, which is goodness. And, dahil tayo ay nagtatrabaho in the world and even in terms of our family, nandito pa tayo sa lupa. And laging
laging nasa isip ko na ano ba yung tama, ano ba yung mali. For us Christians, for us individuals, we know what's right. But the question is, do we do what's right? Ako, alam ko kung ano yung tama. Pero bakit ko ginagawa yung mali? So with this question, na how can our good works bring others to Christ? It hit me personally kasi if I choose to do the wrong thing, that means those people who knows that I follow Christ will think, bakit siya ganun? Bakit yun yung ginagawa niya when she claims to be a Christian, when she claims to be a follower of Christ? So personally, parang oo nga no, na I should have more courage, I should have more boldness to choose what's right. Kasi it's a cognitive choice, diba, na ang hirap. Dito sa mundo to, ang daming temptation, ang daming trials, ang daming problems. And the enemy knows what's our weakness. And nakikinig ako kanina, the song Safe. Alam naman natin nung by Victory Worship. And it says there that, let my weakness be your strength. So kumbaga yung weakness natin, surrender it to God. And He will replace it with His strength. And with that notion, diba na, with His might, not our might. Now we will have strength to fight what is not good and choose what is good. Because this specific question, ito yung sobrang importante for our achievers na nanonood tonight, na sobrang importante nito kasi if we don't choose what is good, yung mga possible na madala natin kay Christ, baka mawala eh. Baka hindi maniwala, or at the same time, kumbaga, sabi nga ni Jay na we should reflect what's the qualities of God, di ba? Yung mga qualities as a Christian. So, dapat hindi na tayo nakikisama. Pwede tayong makisama, but hindi tayo nakikisama. So, those are the things na challenging as Christians, lalo na sa atin, mga youth, di ba? Na ito yung time for us to be rebellious, to try new things and all these things. But, as ate, as mga kuya mo dito, we tell you na choose what's good. Kasi at the end, lahat ng ating mga tinanim, mag-aani tayo. So if we planted a bad seed, may consequence yan in the future. It's not, kumbaga hindi namin kayo tinatakot, but it's the reality of life. There's always a punishment. There's always a consequence when you do bad things. So right now, if you're watching now, we are encouraging you, not just for yourself, but also for the people that you want to bring to Christ, na do good things, diba? Kasi it will really, really affect kung paano natin sila mabibring kay Jesus Christ. And for our last question, yun nga, parang medyo na-tap on na natin to. Bakit ba, why do you think it's important for followers of Christ to do the right or do the good thing? So, ano, it's very important for us as followers of Christ na makita sa atin that we always choose to do good, because para sa akin, ano, we are the ambassadors of Christ. Tayo yung humaharap para sa Kanya dito sa mundo. And because God is good, we are to reflect Him. We need to shine His light to others and through inspiring them with our good deeds. And it says in Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. And of course, syempre as representatives of Christ, hindi natin gugustuhin na masira yung image niya dito sa mundo. Amen! So sa akin is ano, halos the same lang din sa sinabi ni Leonard. Kasi that's our goal naman talaga, eh. Naman talaga yung will ng Panginoon. But is, I think, that's why it's important. Kasi, ano yun eh, kumbaga sa una pa lang, di ba, ano ba yung pinaka-will sa atin ng Panginoon? Ano ba yung pinaka-unang utos niya sa atin? I mean, ano ba yung sinasabi ng Panginoon na this is, ito yung purpose mo, is to evangelize. So, how can we evangelize if we are not doing good things, lalong-lalo na sa paligid natin, di ba? How can we evangelize unang-una yung pamilya natin, kung meron man sa family natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon? Kung
ang still na nagre-reflect sa character natin is yung nasa mundo, di ba? Sa agos pa rin ng mundo. So, how can we evangelize our friends, our family, our partners, our loved ones? Di ba? If we are not doing good or hindi natin ginagawa yung tama, di ba? I think that's it. That's our main goal and purpose. So, as Christians, as followers of Christ, di ba? We have the responsibility to be good mismo sa sarili natin at to be good for our brothers, for our sisters, di ba? So, magtatapos tayo sa katanungan na ano bang kaibahan ng kindness at goodness? Ah, ito halimbawa pa sa examination, yan. Sa exam mo, habang nag-e-exam ka, meron nangungulit sa'yo yung katabi mo. Uy, pa-copy naman, pre. Ang tanong, papakopyahin mo ba o hindi? So, kung mabait ka, papakopyahin mo siya. Kung kind ka, papakopyahin mo siya. Pero if you are good, hindi mo siya papakopyahin. Bakit? Kasi goodness is righteousness without compromise. Yun. Diba? So, kindness is mabait ka, generous ka, kayang gawin ng lahat ng tao yan. Diba? Friendly ka, and able to produce, kumbaga, nagja-generate ka ng goodness. Yun yun, kindness, di ba? Sweet ka sa iba, di ba? Sa iba, nagtumutulong ka sa iba. Yun, yun yung kindness. But goodness is virtue. So, goodness is not automatically kind. So, being good is the opposite of evil, morally upright. May integrity ka, di ba? So, sa madalit sabi, ang pinaka-punto lang ng goodness is righteousness without compromise. Katulad nga sa exam, kinakailangan ka ng kaibigan mo para pumasa siya. Pero, for the good of him, hindi mo siya papakopyahin. Mm. Kasi para sa kabutihan niya yan eh, para matuto siya. It just reminds me of quote kuya na ano. Just because everything is doing it doesn't make it right. So, kahit na ikaw lang, laging ang naalala ko lagi sinasabi ni Tita Beth, na kapag alam niya nasa tama siya, kahit sino ka man, kahit presidente ka man, kahit ano pang estado mo sa buhay, pag alam ko nasa tama ako, paglalaban ko. So, it's a great ano principle, di ba, na we should live by. Yun. Salamat sa inyong dalawa. Salamat sa mga sagot niyo, Javis and Leonard. And Eka, syempre, sumagot din si Eka. Si Eka. So, Ka, anong balita sa atin? Thank you. Thank you, everyone. And to sum up, I just want to leave this verse, which is my life verse at the moment. It comes from Philippians 4, verse 8. It says here, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So for our topic this month of July, of goodness, di ba? Andito na yung nakasulat na lahat of the things we should think about. And if we are in a decision making of what is, whether this A or B, na we already have an outline. Is it noble? Is it true? Is it right? Is it pure? Is it lovely? Is it admirable? So we know, di ba, kung ano dapat yung ating decision. So thank you, Jabez. Thank you, Leonard, for joining us tonight. And especially sa aking co-host, Kuya Joe. Thank you. And to their Excel group, which is Counterflow XL Group. Excel Group. Thank you very much. Na-appreciate namin yung hard work nyo. From writing the script, to filming it, to editing it, talagang effort talaga. So, I'm sure naramdaman ng ating mga achievers yung heart ng kanilang work, di ba? Like, we can see it. So, we thank you, Counterflow XL. So, achievers, I hope marami kayong natutunan for our tonight's episode. And sa mga susunod nating episode, abangan nyo dahil marami pa tayong short film. And kung hindi nyo pa napanood yung short film ng Excel nila Kuya Joe, make sure to watch it on YouTube
share it to your friends, and comment down below if you want to see more short films. Dito yan sa Tara G! More short films. Yeah. And we would like to invite you all, Achievers, at sa mga nanonood ngayon na ating episode. Meron po tayong mga worship services on Sunday, 6:30 a.m. and second service, 9:30 a.m. and third service, 2:00 p.m. Yan. And meron tayong Vineyard Kids online at 4 p.m. para sa mga kids na dyan. Alright, teka, itanong mo na. Oh ano, let's G! And 1, 2, 3, get up. Oops. 3, go. Sapak. Nakuha mo ba? Agaw, agaw. Ano kaya agaw? Blessy! Kasama natin sa film si Blessy. Lupit ako na ako rin eh. Napeke rin ako dun ah. Bago pala. Diyan ka ata sa tayo.